Kapangyarihan ng mga mata. Gaano nga ba kalaki ang kapangyarihan ng ating mga mata? Bukod sa third eye na sinasabing tinataglay ng lahat, subalit pili lamang ang mga nabibiyaang mabuksan ito. Makapangyarihan din ang ating mga mata sa pamamagitan ng telekinesis o psychokinesis kung saan ipinamalas ang taong nagtataglay nito ang pagpapagalaw sa mga bagay gamit ang mata at isip, maliban sa mga taong ito, ay may isang kapangyarihan pa ang ating mga mata. Ito ay ang hipnotismo. Ang hipnotismo ay makapangyarihan sa pagtitig ng mga mata sa mata upang mapasailalim ito sa kagustuhan na makontrol ang isang tao sa ilalim ng isang orasyon o yung tinatawag nilang papunta na sa pagdulog o patulog na. Ang salitang ito ay mula sa Griego noong 1800 dahil ito ay paraan ng pagkontrol. Ang ganitong kakayahan ay ginagamit ng mga sindikato upang makapanloko at makapanlinlang sa kapwa. Ito ay hindi basta-basta itinituro. Isang masusing pag-aaral sa katauhan, tuturuan at mahabang proseso sa pagsanay bago ito matutuhan. Subalit, ang hipnotismo ay hindi rin nagtatagal, ang bisa nito ay agad ring mawawala sa isang igla. May kaibigan akong nabiktima ng paghihipnotismo. May nakasalubong lang daw siyang lalaki at nagtama ang kanilang paningin. Sa pagkakatanda niya, kinakausap siya nito tungkol sa isang bagay na hindi niya maintindihan. Namalayan na lang niya na isa-isa niyang hinubad ang kanyang mga alahas at kusa itong ibinibigay sa lalaki. Nang mabalik siya sa kanyang ulirat ay nasa tapat na siya ng kanilang bahay. Hindi na niya alam kung paano siya nakauwi. Para daw siyang wala sa sarili na naglalakad sa ulap. Isang pagkakataon ito na mahirap paniwalaan, pero tunay na nangyayari sa isang tao at maaaring sa marami pang tao. Sila ang mga biktima ng hipnotismo. Ang pasyente ng hipnotismo ay karaniwang nakakaranas ng antok, sakit ng ulo, pagkabahala at pagkalimot. Upang maiwasan ito, huwag titingin sa mata ng isang estranghero ng matagal. Kailangan na hindi niya mahuli ang iyong atensyon mula sa mata. Maging aware sa paligid. Mag-ingat na at pag-ingatan natin ang mga mata dahil napakahalaga ng kapangyarihan nito at ito ay dapat lang natin gamitin sa kabutihan tulad ng pagtingin sa magagandang bagay na masasaksihan ng magandang mundo sa ating kinabibilangan. Maraming salamat sa panonood. Please like and subscribe.